Hello friends! Welcome to the Pinay Investor. Ako po si Janice at ngayon ay magbabudget tayo. Since today is the last day of the month ng August at karamihan sa atin ay naka-receive ng salary ngayon ng sweldo kasi katapusan, di ba? Kaya mas maganda kung magbabudget tayo ngayon para magkaroon na tayo ng plano, ng spending plan kung saan natin gagamitin yung ating na-receive na sahod ngayon. At ipapakita ko na rin sa inyo ang aking bagong budgeting templates, budgeting printables. So actually, pinaghirapan ko to ng mga ilang araw. Ilang months ko tong inisip. At you know, trial and error. At ngayon, ito yung pinakabago kong system. Pinakabago kong ideas kung paano mag-budget. Itong page na to, monthly budget to for the month. So parang overview lang siya ng monthly budget nyo for the month. Tapos, ito yung calendar kasi ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yung calendar budgeting method. Simple lang siya, pero I'll just show you how I do it. And meron din akong paycheck budget para sa mga gustong mag-budget tuwing makaka-receive ng sahod. So kung quincenas katapusan ng sweldo nyo, pwede niya siyang gamitin. At dito sa baba, nilagyan ko rin ng cash envelopes para alam nyo kung magkano ba yung kailangan nyong i-withdraw. At pwede nyong ilagay sa mga envelopes kagaya nito para alam nyo na ito for electricity to. So hindi ko siya gagamitin for food kasi ito yung nakalaan ko for electricity. So meron na akong cash dito para sa aking cash envelope system. And dito naman sa kabila, ito yung online banking. Kasi karamihan sa atin naman yata ngayon ay hindi na nagbabayad lahat ng cash. Kung dati nagbabayad tayo ng mga bills sa Bayad Center or sa Meralco mismo, ngayon, napakarami na nating options to pay for some of our bills online. Kaya nilagyan ko dito ng online banking para alam mo kung magkano i-withdraw mo at magkano kailangan mong cash. And at the same time, alam mo din kung magkano yung dapat mong iwan lang dun sa bank account mo para hindi mo na kailangan i-withdraw. And dito naman, expense tracker. Napakahalaga na expense tracker kasi dito natin malalaman kung ano ba yung mga pinagkakagastusan natin, ano ba yung mga food na binibili natin, yung mga groceries, at nalalaman natin kung pwede ba tayong magbawas, kung saan tayo pwedeng makatipid. Dito mo malalaman kung saan napupunta yung sweldo mo. Dito naman, yung savings tracker. Dapat meron din tayong sinisave for our future, para sa emergency fund, para sa education ng mga anak, sa retirement fund, kung ano pa mang financial goals meron ka. Basta kailangan, meron tayong itinatabi kahit papaano sa tuwing nakaka-receive kayo ng sweldo. At ginawan ko na rin ng calendar kasi mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sinking fund. So halimbawa, meron kayong pinag-iipunan, bibilangin nyo kung ilang months pa bago yung target date ng goal nyo para i-divide nyo yung savings nyo into the number of months na remaining. Don't worry, explain ko yan sa inyo later on. At sinamahan ko na din ng meal plan para kapag mamamalengke tayo or mag-grocery, meron na tayong meal plan. So alamin nyo na, kausapin nyo yung mga kapamilya nyo kung ano ba yung mga gusto nilang kainin for the week. This is a weekly meal plan. Ano bang gusto nyo for breakfast, for lunch, dinner, for the week, alam nyo na. Tapos ililista nyo na lang dito ano yung mga kailangang bilhin sa palengke or sa grocery para hindi nyo na kailangang mag-isip o magtanong pag nandun na kayo sa palengke or sa grocery. Mas maganda yung may plano. This is your meal plan. So itong monthly budget, ito lang yung pinaka-overview kung saan mapupunta yung sweldo mo for the month. Ang ating sample budget ay para sa isang single lady na 29 years old, work at home, at kasama niya ang kanyang parents. Hindi naman siya yung sole breadwinner, pero nagsishare siya sa bahay ng mga gastusin. Okay? So, ang income niya per month is 26,000. At ilagay din natin yung date ngayon, September 2021. Here's the expenses, kasama dito yung food, 4,000 pesos, grocery, 4,000, internet, 1,900, electricity, 2,500, water, 300, basura, 700, Netflix, 200. Ito yung kanyang bare bones budget. Ang total nito is 13,600. 2,000, 1,900, 300, 2,500. So
200 plus 200. So 13,600. Tapos dito naman sa kabila, ito yung sa church. Ang binibigay niya per month sa ngayon is 1,000. So hindi niya pa binibigay yung buong tithe or 10%. Pero again, like what I always say, kung ano yung bukal sa kalooban mo, mahirap namang magbigay ka ng 10% tapos nagigilty ka or hindi ka at peace. So pag-pray mo muna kung magkano yung dapat mong ibigay. And then savings, 8,000. Her miscellaneous or personal fund or play fund, ang ilalaan niya dito ay 1,400. Sa parents, magbibigay din siya ng 2,000. So, ang total nito is 12,400. So, kung i-add natin yung 12,400 plus 13,600, ang magiging total is 26,000 pesos. This is what we call zero-based budgeting kasi lahat yung 26,000 ay may pinaglalaanan, may pangalan, may label yung 26,000 na yun. So, walang floating dito. Kung meron mang floating, pwede nyo na lang ilagay sa miscellaneous or sa personal fund nyo. And next naman is percentage budgeting. Yung iba kasi gustong malaman kung expense ang may pinakamalaking percentage. To get the percentage, divide lang natin yung amount of the expense by 26,000, which is the total income. So for example, 4,000 divide by 26,000. So that's 0.15. So times 100 to get the percentage. So i-move lang natin ng 2 digits. So that's 15.38%. So kung i-add natin yung percentage, ang magiging total yan is 100%. So isang tingin pa lang, alam na natin yung savings niya 30.76 ang laki, di ba? Which is good kasi malaki ang nasisave niya, di ba? Next is yung food and grocery, 15%, tsaka 15%. And the rest, ito electricity, 9.61%. Meron din siyang internet, 7%. This is really a good budget kasi malaki yung nasisave. At alam naman natin, pag malaki yung nasisave, marami siyang pwedeng paglaanan ng kanyang savings. Kaya nga, gumawa rin ako ng savings tracker kasi ipapakita ko sa inyo kung saan niya i-allocate, kung saan niya dadalhin yung kanyang savings. Kasi mahirap naman kung ilalagay lang niya yung 8,000 na savings sa banko kasi wala naman halos kinikita yon, di ba? Alam natin lahat yon. Sa ngayon nga, 0.125% ang interest rate. So, maganda kung alam natin kung saan natin pwedeng ilaan yung ating savings para kumikita din, di ba? So yan, so tapos na tayo dito sa monthly budget. Dito naman tayo sa calendar method type of budgeting. Simple calendar lang. Ang gagawin lang natin, ipa-plot natin dito yung kanyang mga expenses based sa kanyang income na nare-receive. Kitsenas katapusan siya nakaka-receive. Today is August 31. This is paycheck number 1 at nakareceive siya ng 13,500. Sa paycheck niya na to, yung 13,500, ang kailangan niyang bayaran is sa church, 1,000. Bibigay siya sa kanyang parents ng 2,000. At itatabi niya na rin yung kanyang miscellaneous fund or personal fund na 1,400. Itong miscellaneous and personal fund niya, dito na nanggagaling yung kanyang transportation pag kailangan niyang lumabas or may bibilhin siya. Pero usually, hindi niya na ito nagagalaw kasi hindi naman siya lumalabas madalas. Work at home siya ngayon. Or kapag nagkulang ang kanyang budget, dito niya kinukuha sa miscellaneous fund niya. So, parang buffer fund lang niya to. Next naman is on Saturday, bibili siya ng food sa palengke. So, ang budget niya sa food is 2,000. Tapos, mag-grocery din siya ng 2,000 or 2,000. At magbabayad siya ng internet, 1,900. Next week, next Saturday, ang kailangan niya namang bayaran ay gasol. It's 700. And by the way, every other month lang yung kanyang gasol. So, next month, makakatipid na siya ng 700 kasi hindi naman siya bibili ng bagong gasol. And magbabayad din siya ng electricity, 2,500. Kung nagtataka kayo kung bakit hindi nilang pagsabay-sabayin, kasi sa Shopee na rin siya nagbabayad ngayon. Tinuruan ko siya kung paano magbayad ng bill sa Shopee para makatipid. And usually, iba-ibang dates ang promo. So, hindi pwedeng sabay-sabay na
na bayaran yung bills sa Shopee kasi konti lang yung ma-earn mo na coins. So para sa kanyang paycheck number 1 na 13,500, ito yung mga kailangan niyang bayaran. So kung i-add natin, 1,000 plus 2,000 plus 1,400, so that's 4,400 plus 4,000, 1,900 and 2,500. So yan, sakto, 13,500. Now punta naman tayo sa kanyang second paycheck. Nare-receive or marireceive niya to on the 15th of the month. Paycheck number 2. Ang marireceive niya dito is 12,500. Dahil marami na siyang binayarang bills dito sa first paycheck, ito na yung inuuna niya sa second paycheck, yung kanyang savings na 8,000 pesos. Pero meron pa lang siyang mga bayarin, kagaya ng food, syempre. Kasi every other week siya nag-grocery at namamalengke. So, dito, food ulit, 2,000 pesos. Grocery, 2,000 pesos. At sa susunod na week naman, magbabayad siya ng water, 300 pesos, at Netflix, 200 pesos. Meron siyang kahati sa Netflix, kaya 200 pesos lang. So kung i-add natin to, 8,000, 4,000 for food and grocery, and 500 for water and Netflix, ang total is 12,500. So sakto. So ganito gawin ang calendar method or calendar budgeting. So pinaplat mo lang, simple lang. Actually, yung hindi naman na kailangan to, pero maganda lang to tingnan para alam mo, ah, yung bayaran ko pala ng internet is sa 4. Ah, bayaran ko pala sa electricity is sa 11. So alam nyo na kagad, dito pala makikita nyo na. So tapos na yung ating monthly budget. So naiplat na rin natin yung ating mga bills, yung ating mga bayaran dito sa ating calendar. And dito naman, gagawa na tayo ng ating paycheck budget. So, ito naman yung paycheck budget. So, kung dito sa monthly budget, parang overview lang siya, nakalagay lang expenses, amount, and percentage, dito sa paycheck budget, mas detalyado na siya. So, ilalagay na natin yung date due, yung date paid, yung expenses, yung budget, actual, payment mode, at account. So, isa-isayin natin. So, again, titingnan natin or ibibase natin dito sa calendar. Sa paycheck number 1, meron siyang 13,500. At sa September 1, ito yung kanyang mga kailangang bayaran. So, date due, 9,100 for church offering, 1,000 parents, 2,000 at yung kanyang miscellaneous or personal fund, 1,400. Dito naman sa September 4, food, 2,000 grocery, 2,000 internet, 1,900 9,11 gasol, 700 electricity, 2,500. And yung payment mode, kung saan mo siya binabayaran or kung paano mo to binabayaran or dinideposit. So, for example, for church, BPI online niya to binabayaran. For parents, cash. For miscellaneous and personal fund, cash din. Yung food, cash niya to binibili kasi namamalengke sila. Yung grocery, online niya na to binabayaran using Shopee. Mamaya explain ko kung paano. So, sa internet, online niya ito pinabayaran. Yung gasol, cash. Yung electricity, online din. Ito namang account, ito yung account kung saan niya tinatransfer yung funds na to, yung budget na to. For example, yung sa church na 1,000 for offering, tinatransfer niya to sa BPI account ng church. Yung cash, syempre cash yan. Ito namang grocery, internet, tsaka yung electricity, lahat ito tinatransfer niya sa kanyang Shopee account, Shopee Pay. By the way, ang total nito is 13,500. So again, zero-based budgeting, same dapat itong dalawa. Now, ito yung medyo exciting na part eh. So, itong cash envelopes, kaya inilagay ko to dito para mas organize, para alam natin kung magkano yung kailangang i-withdraw. Hindi yung kung kailan nandun na tayo sa ATM machine, saka lang tayo mag-iisip or magkukompute kung magkano ba yung kailangang i-withdraw. So, mas maganda yung meron ka ng plano ahead of time. Sa cash envelopes, dito natin titingnan kung ano ba yung mga cash dito. Sa parents, 2,000. Miscellaneous, 1,400. Food, 2,000. Tapos, gasol, 700. I-add natin, 2,000 plus 1,400 plus 2,000 plus 700, 6,100.
ito yung kailangan niyang i-withdraw na cash. Ayan. So, diba? Ang bilis. So, alam niya na kaagad, ito yung kailangan kong withdrawin na cash. Pag nagpunta ng ATM, pag nagpunta ng palengke or grocery, isabay na din ang pag-withdraw ng cash sa ATM. And, para makatipid tayo sa fees, try mong mag-withdraw sa same bank. Kung ano yung bank account mo, yung ATM mo, yun na rin ang gamitin mo. Unless, sobrang haba ng pila at yung 18 pesos or kung magkano man yung bayad, 15 pesos, huwag mo nang antayin yung napakabang pila kasi time is gold, di ba? Dito naman sa online banking, ito yung mga kailangan mong bayaran online. For church, 1,000. Grocery, 2,000. Internet, 1,900. Yung electricity, 2,500. Actually, pwede nyo nang hindi isulat lahat to kasi nandito na lang. Nilagay ko lang in case na gusto nyo pa rin isulat. Pinakita ko lang. Pero pwede rin dito pa lang i-total nyo na. Tapos ilagay nyo na lang yung total dito sa baba. Okay? Kasi doble-doble na baka mapagod kayo. Ako lang kasi gusto kong nakikita ko kung ano yung mga dapat kong bayaran online, ano yung mga kailangan ko i-withdraw with cash. Tapos, i-add natin to. And then, total natin. Ang total nito is 7,400. Kung i-add natin, 61 plus 74 para lang sure. Yan. So, 13,500 pa rin. Same pa rin dito sa kanyang na-receive na paycheck na 13,500. O, diba mas maganda? Dito pa lang, alam na natin. Nag-prepare lang ako ng cash para maipakita ko sa inyo kung paano gawin itong cash envelopes. Halimbawa, nakapag-withdraw na kayo ng cash sa ATM. Lalagyan na natin sa envelopes to para hindi natin nagagamit yung nakalaan for parents, hindi natin nagagamit for food, yung nakalaan for food, hindi natin gagamitin for gasol. So, organized tayo. That's the main purpose of budgeting. Para organized, para planado lahat, di ba? Ah, by the way, this is 6,100. So, bilangin muna natin. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yan, 6,000 to. And there's 100. So 6,100, kompleto, sakto. So, sa cash envelope system, ilalagay na natin sa envelope. Alam mo, ako very therapeutic sa akin pag ginagawa ko to, pag nilalagay ko sa envelope at pag nanonood ako ng mga ganitong videos sa YouTube. So yan, pakita ko lang sa inyo. So sa parents, 2,000. So dito, ilalagay natin to. This is for parents. Lagyan nyo na rin ng label. Hindi ko lang nalagyan. Pero again, this is for parents. Lalagyan ko siya mamaya. And for miscellaneous fee, that's 1,400. 1,000. 1, 2, 3. Gusto ko yung barya kasi ito yung ginagamit kapag ka may bibiling something sa labas, merienda or milk tea. So, 1,400. Ito yung for miscellaneous or personal fund. Yan. Next is for food, 2,000 pesos. So, ayan. Pa ditong 2,000. Ito yung gagamitin pag nagpunta ng palengke. Ito yung kanyang gagamitin pambayad sa food. And lastly, yung gasol. So, kapag ka naubusan na ng gas, ito, magpapadeliver na, mag-order na, at madali na niyang pupuhanin. So, ito yung for gasol. So, yan. Ganyan dapat tayo ka-organize. Diba? Hindi natin kailangang i-withdraw lahat ng pera natin, yung 13,500, kasi hindi naman lahat babayaran natin in cash. Yung iba online naman, diba? So, yan. So, ganito mag-cash envelope system. Sa online banking naman, tinatransfer niya yung kanyang funds sa Shopee Pay for some of her expenses like yung mga utility bills at yung kanyang grocery. Ang tinuro ko sa kanya para hindi na siya magbayad ng 12 pesos na transfer fee from BPI to Shopee Pay, pwede niyang i-transfer muna yung fund niya from BPI to GCash. Remember, kailangan niya mag-transfer ng 7,400. So, i-transfer niya muna sa GCash or mag-cash in ka sa GCash using your BPI online account. Pag nasa GCash na, pwede ka nang mag-top up sa Shopee Pay from GCash at libre yon. So, zero fees. Nadagdagan lang ng konti yung steps mo, pero kung gusto mong makamura at wala ka nang bayarang fees, yun na yung gawin mo. So, from BPI to GCash to Shopee Pay. Pero kung nagmamadali ka naman at ayaw mo na ng hassle, okay lang yan, 12 pesos lang naman. Just make sure na hindi mo itatransfer per bill. Pag-isahin mo na lahat na, kaya nga natin inaalam kung magkano yung kailangan natin itransfer para isang transfer na lang. So, yan ang paycheck budget.
cash envelopes at online banking. Bukas naman natin pag-uusapan yung savings, kung paano niya i-allocate yung kanyang 8,000 pesos na savings per month. So, yung ginawa ko kasi yung para sa first paycheck pa lang, di ba? So, itutuloy natin to tomorrow. So, abangan niyo yung aking video tomorrow. At ito, gagamitin din natin tomorrow, itong calendar. At huwag kayong mag-alala, tomorrow, sishare ko sa inyo kung paano kayo makakakuha ng budget bundle na to, if you are interested. Pero kung wala naman kayong budget at kung kaya nyo naman gawin to, baka mas maganda pa yung kaya nyong gawin. Kung meron naman kayong resources dyan, pwede nyong gawin to sa bahay, pwede nyong isulat na lang. Pero if you want to have a copy of this, I will be offering this for sale sa aking website. Siguro bukas. Aayusin ko muna. Okay? And I'll tell you also how much will it cost you if you'd like to purchase a copy of this bundle. Right? So, yan muna for today. Thank you again for watching and sana ay may natutunan kayo. So, happy budgeting and don't forget to thank the Lord every time na mayroon tayong natatanggap na blessing dahil ultimately, sa Kanya ito galing and everything that we have belongs to God. So, thanks and to God be all the glory. God bless!